subscribe yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates this morning, nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin. Hello, hello po sa inyong lahat, and let's start the week, or let's start this week right by giving you a hot news about dito po sa ating pong inaabangan na noontime show. So kahapon nga ay nagsimula na ang ilan sa mga salpukan ng tatlong noontime show nang sabay-sabay simultaneously nag-air po sila, at sino ba talaga ang nagwagi in the end? Ang tunay na nagwagi ay walang iba kundi ang Madlang People, ang Davver Cards, at ang lahat ng mga nanonood sa kani-kanilang mga bahay, 'di ba? Sa social media man 'yan or sa television, ang totoong panalo ay ang sambayan ng Pilipino. Pero isa sa mga kapansin-pansin nga kahapon nung ipinalabas, dito muna tayo mag-focus na dito sa po sa EAT. Dahil ang title po ng kanilang noontime show ay EAT lang. Tinanggal nila yung bulaga. So binigyan nila ng meaning yung EAT. Bawat Davver Cards or legit Davver Cards ay bigay ng kani-kanilang mga interpretation patungkol sa EAT. Pero kahapon nga, kompleto ang pamilya ng TBJ sapagkat full support yung kani-kanilang mga family, kanilang mga anak, mga manugang ay naririto. Kaya naman napuno talaga ng emosyon ito pong nasabing EAT sa TV5. Pero isa sa mga talagang kapansin-pansin dito is nung pumasok na ang TBJ, 'di ba? Kasi nakita natin yung video ng floor director ng TBJ or legit Davver Cards na naiyak matapos ihatid sa studio ang TBJ. Nag-viral po ang video na ito. A video of the floor director of legit Davver Cards had gone viral. It was sa photos or videos of Miss MJ Marpori na isa sa mga anchor, news anchor po dito sa nasabing network ng TV5. In the clip shared by Miss MJ Marpori, or you could be seen crying. He was simply emotional after he has ushered TBJ on the studio. Ma Salvador expressed her love for their loyal floor director in her tweet. Matatandaan na isa itong floor director na ito sa mga sumama sa 80% na nag-exodus doon po sa dating studio, no, sa GMA7. The video was shared by TV5 Jorno MJ Marpori. Oyo, ang pangalan po ng floor director, could be seen busily wiping the tears which was not able to hold back. Hindi na nga napigilan ng floor director na si Oyo na umaiyak nang marinig na at pumasok na nga yung TBJ. Ganon din naman ang TBJ, talagang napuno ng iyakan at napuno talaga ng emosyon ang nasabing show. One could see that he was simply overwhelmed with emotion. Now the TBJ would be able to air again right at their new home in TV5. Maha then retweet the video was shared by MJ and expressed her love for TBJ's loyal floor director. Love you, Oyo, said by Maha. It can be recalled that TBJ broke their ties with tape, and it was just fortunate that they were able to find a new home in TV5. It was not only TBJ who broke ties with tape, but it also included in the Davver Cards. It Bulaga is the longest running noontime variety show in the Philippine television. The show premiered last July 30, 1979, and it was pioneer hosts include showbiz icon Big Soto, Joey De Leon, and Tito Soto in Tape Incorporated. And recently nga, inabangan din naman ang kanilang kalaban, 'di ba? Yung mga nakatapat po nilang noontime show. Pero talagang nanguna ang sa Twitter po, ito po yung true assessment doon po sa malaking pangyayari at pagbabago ng July 1. Kasi parang nagkaroon ng switching eh. Kung dati napapanood natin ang TBJ sa GMA7, ngayon, tapos ang Showtime naman mula nung nawalan sila ng prangkisa, nakibahay po sila sa TV5. At ngayon, nag-switch ang Showtime, nalipat ng GTV. At ang EAT ng TBJ ay nablipat naman ng TV5. So nagkaroon ng malaking switching at malaking changes dito po sa nasabing noontime show. Kahapon po nung inabangan natin yan, sobrang kumbaga first time po sa television or sa social media na nagkaroon ng 500,000 na concurrent views yung talagang
talagang live na nanonood, 500,000 po sa Facebook, combine ng Facebook at saka ng YouTube. Doon lang po nangyari yun. Even po ang Batang Quiapo, ang pinaka-concurrent views lang po nila every night kapag sila ay nagpi-premiere sa dito po sa nasabing platform ng YouTube and Facebook is nasa 200,000 lang. Pero kakaiba yung history na nagawa ng EAT or ng TBJ at maging sa pre-TV, Luzon, Visayas at Mindanao ay nagpadala ng kani-kanilang mga entry, no, na talagang nanonood sila. Narito ang statement ni Bossing kung saan ay talagang mangyak-ngyak pa rin siya hanggang ngayon. Saya dahil naramdaman namin yung pagmamahal ng ating mga Tower Guns, pagmamahal ng ating bagong tahanan. Napakasarap, napakasarap sa napakasarap sa dibdib. Nailabas niyo po ba lahat ng first na ano niyo, no, ng emosyon niyo today? Ano, no? Nailabas niyo ba lahat ng emosyon niyo today? Hindi pa. Umpisa pa lang. Umpisa pa lang to. Maging si Miss Pauline Luna na kanyang wife ay talagang hindi na rin napigilan ang kanyang emosyon nang makita at mapanood na nga muli ang TBJ sa nasabing network. Marami nga po talaga ang nakisimpatya at marami talagang sobrang sumuporta dun po sa nasabing July 1st salpukan ng It's Showtime. Maging sa Twitter po, ang nag-trending naman worldwide ay ang Showtime. Pero ang trending naman sa YouTube at sa Facebook ay ang EAT o ang TBJ sa TV5. So ganun yung laban nila. So hindi lang natin alam kasi wala pang lumalabas na rating na sa pre-TV. Yun po yung isa sa mga pagbabasihan kasi syempre doon po kumikita ang network. Mas malaki kasi ang kinikita ng isang programa kapag pinapanood sila sa pre-TV dahil mas mahaba yung mga advertisement na napapanood ng mga viewers. Unlike sa mga social media, may pagkakataon kang kaila, pwede mo siyang i-skip. Kaya ito yung isa sa mga nagmaminos para hindi nila makuha ng buo yung kanila pong masasabing nanonood talaga ng ads. Kasi alam nyo naman po ang bawat programa, even sa mga vloggers, laging sa ads lang po talaga yan kumikita. Kaya naman yun yung isa sa mga gusto po nila at hindi sila tumanggap ng maraming mga audience para talaga makasiguro na talaga manonood tayo sa kani-kanila nating mga bahay. Kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol sa bagay nito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe.